na lang, no? Paano ba nagsimula ang love story ninyo? Kung titignan ko pa po yung kasabihin ng ibang tao, paano na lang po yung mga feelings ng family ko? And for Jenna naman, paano ka napasok sa world of vlogging? Siguro, yung pinaka-biggest regret ko sa sarili ko, which is yung... What's up, Pushmates? Welcome back to another fun and exciting episode of Pushbets Live. My name is Gary. Dahil love month pa rin, may makakasama tayong real-life couple. Let's all welcome social media personality Xander Avizala and Jenna Mago. Hi guys! Hello po! My name is Xander. And my name is Jenna. Welcome to Pushbets Live! Thank you po! Before we begin, kasi syempre ito kasama natin si Xander for the always trending, di ba? Pero bago muna tayo magpunta dun sa life mo today at saka sa love story ninyo ni Jenna, matanong lang kita, Xander, nami-miss mo ba si Mardu Arizala? Because ano ha, share ko lang guys, nandito kami ngayon sa bahay kung saan lumaki si Xander. Can you please take us? Syempre, ano, nami-miss natin si Marlo kasi... Si Marlo yung nag-start ng lahat ng trending sa social media, naging ano siya, naging memes, 'di ba, sa social media. So nakakamiss din si Marlo. Pero syempre, mas masaya na naman din ako ngayon kasi nga mayroon na akong sariling family, like mayroon na akong baby and may wife na ako. Happy na rin ako kung nasaan ako at happy na rin siguro si Sandra kung nasaan siya. Can you please talk about how special this house is for you? Itong bahay na to kasi ito yung ano, ito yung naging ugat ng lahat ng pagkasikat ko. Kumbaga lahat ng blessings ko nandito nangyari eh. Kasi dito ako unang sumikat. Mm-mm. Dito ako unang gumawa ng mga videos. Mm-mm. Dito ako nagkaroon ng mga, syempre, yung mga bashers. Mm-mm. Nandito ako nagkaroon ng mga bagay na hiwala ako noon. Mm-hmm. And then syempre dito ako, 'di ba, nung nagkaroon ako ng problema na nakulong ako. Dito rin nangyari 'yon, dito rin ako inanon noon. And then ayun nga, hanggang sa nagkapamilya ko, dito ko rin sila dinala. So sobrang memorable sa akin 'to at saka sobrang mahalaga sa akin 'tong bahay na 'to kasi nandito na lahat eh. Kumbaga, dito ko na-experience ang lahat-lahat ng bagay na meron ako noon. Mm-hmm. And Xander, nabanggit mo na kanina, ngayon may pamilya ka na. Paano ba yung setup ninyo? So yun, ako sa akin po, yung setup namin ngayon, which is gumagawa lang muna kami ng mga vlog and then pinapakita namin sa mga tao kung ano yung hinaharap namin ngayon and kung paano yung pagiging maagang magulang. Mm-hmm. So, ayun, dun kami kumikita rin sa pagbablog namin kasi before, dati akong marketing staff, so nag-resign niya ako. And then, ayun, nagkasama kami sa mga vlog. So, may mga promotion kami. Doon kami ngayon kumikita. Nabanggit po yung marketing staff ka. Ito ay, this is your corporate job. After yes, kang after ka nang makilala, tapos nung nawala ka, ito yung ginawa mo? Opo. Mm-hmm. Kasi sinasabi nila po lagi sa akin, wag na daw ako umasa sa social media or mm-hmm. wag na daw ako mag-artista kasi hindi na daw bagay sa akin yun. Maghanap ka na lang ng trabaho, gano'n, mm-hmm. na talagang mapipit sa'yo. So, sabi ko, sige, itatry ko na maghanap ng trabaho and then yun, inilakad ko yung mga papeles ko, inayos ko and then pumunta ako sa isang alcohol company. Then I try na makapag-ako sa kanila, makapag-work ako. Nung una, kinakabahan ako kasi syempre, sasabihin ng ibang tao doon na social media influencer ka, bakit hindi ka man lang kumita o bakit hindi ka na yumaman, bakit nandito ka natatrabaho. So yun yung mga kinakatakot ko, yun yung mga doubt sa akin. Pero, dahil may kakababy lang ako, nilakasan ko yung loob ko na sana makapag-work ako at matanggap ako dito. Kasi kung hindi ako matatanggap dito, syempre maghahanap pa rin ako ng maghahanap ng trabaho, gastos pa rin ako ng gastos. And ayun, hope naman na, ni Lord na nakapasa naman ako. So, nag-start din ako ng trabaho kinabukasan po. Wow! Mm-hmm. So, hanggang ngayon pa, nandun ka pa sa job niyon? Actually po, nag-resign na po ako. Kasi ayun nga po, mga anak nga po siya and hindi po kasi pwede na mag-live lang ako ng 1 month, 2 months. So, kailangan po talaga. As a normal na nagtatrabaho, hindi kita papasuri kung hindi ka papasok. Hindi naman pa pwedeng libre ka lang ng araw na yun. Kung magbabayaran ka talaga, hindi ka nagtatrabaho. Ngayon,
nag-decide ako na, sige po sir, magre-resign na lang po muna ako. And then kapag okay na po yung ano yung wife ko, kapag okay na siya, hindi na, pwede na kaming, hindi kami magkasama na napapakain ng maayos at naaalagaan yung baby namin, babalik po ako sa inyo. And then, pumayag naman po sila. Ayun. Pero, Xander, matanong ko na lang, no? Paano ba nagsimula ang love story ninyo? So, yun nga po, nakilala ko po siya sa isang show sa TV, na sa isang palabas, and then, gumagana po siya ng human doll. So, ayun, takot ako sa mga malalaking manika eh. Ewan ko lang kung may mga kaparehas po ako na mga takot sa mga manika. Yun, nagkakilala kami dalawa dahil doon. And then, after 2 days, hindi nga ako nakatulog. Tapos nag-post yung manager niya na, oh ito, ganyan-ganyan si Jenna, ganun-ganun. Tapos pagtingin ko po, yung profile niya kasi nga nag-trending siya dahil yun nga yung napapanood sa TV na natatakot ako. Inistock ko siya. And then doon na nag-start. Sabi ko, uy, maganda pala siya. Then, ayun na, nag-chat na kami. Then, sabi ko sa kanya, hindi ako sa'yo nakatulog. Alam mo ba yon 2 araw? Tapos sabi niya, sorry po, kuya. Tapos, and then, doon na po nag-start yung conversation namin. Mm-mm. Ay, ikaw naman, Jenna, paano naman nagkalapit ang loob ninyo ni Sander? No, ano po kasi, after po namin magka-chat, una po noon, nag-collab muna po kami sa TikTok. Tapos, ayun po, hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung mga pag-uusap namin. Tapos, yun nga po, nagkaroon kami ng short film. Which is ginawa namin sa Nueva Ecija. Tapos doon ko po siya talaga nakasama ng matagal. And doon ko po siya nakilala yung totoong ugali niya po. Na yun nga, malayo naman po yung sinasabi ng ibang tao. Kasi mabait naman po talaga siya. Tsaka yung nagustuhan ko po kasi sa kanya, ano po, sweet po kasi talaga siya, tapos maalaga. Speaking of, kasi na-bring up mo na rin, no, Jenna. Kasi alam naman natin, di ba, na maraming pinagdaanan si Sander. Did you ever feel a hint of hesitation na ma-associate kay Sander given his issues? Yes po. Noong una po talaga nagda-doubt ako sa kanya kasi nga po yun sa about sa mga issue niya. Mm-mm. Lalo na po nung napanood ko po kasi yung issue niya sa ex-girlfriend. Mm-mm. Yes. Yun, doon po talaga ako nag-doubt sa kanya. Pero yun nga po nung nakasama ko po siya, parang syempre ina-observe ko din po yung ugali niya kung talagang totoong ganun siya. Yun po, hindi naman po. At dahil nabanggit mo na rin yun sa ex-girlfriend, yun na nga, nabanggit na natin, marami kami pinagdaanan talaga, Sander. Mm, maraming issues. May update ba doon? Kamusta na ba ngayon? Actually, ano po, we're friends na po ng ex-girlfriend ko and then nagka-ayos na po kami. And happy po ako sa kanya kasi may sarili na rin po siyang family. May baby na rin po siya. Ah, so na-resolve nyo na yun, yes, lahat po. Yung mga issues na yun. Opo. Okay. Ikaw ba, Jenna, what do you think of, do you think of that, you know, yung past ni Sander? Hindi na po mahalaga sa akin kasi mas mahalaga po sa akin yung ngayon na po. Mm-hmm. Parang wala na po sa akin yung past eh. Kasi, mm-hmm, yun nga po, na-resolve na po, tapos napatunayan na po na wala naman po talaga siyang ano. Mm-hmm. Hindi po totoo yung mga ginawa niya, sinabi ng ex. Sander, of course, matagal ka na rin hindi napanood sa telebisyon para sa isang proyekto. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Gumagawa po kami ng mga social media contents like para sa family and then more on babies namin. And pa rin po, nagkakaroon pa rin po ako ng ano, magbebenta pa rin po ako ng mga buy and sell. Mm-hmm. And like, pag may mga papabenta po sa akin, nagkakaroon lang ako ng commission. Buy so, and sell na? Like, mga car, yung mga breeder ng mga pets. Oh. Mga teens na mga like mga ganito. So tumutubo lang po ako doon. How did fatherhood change you? Kasi noon kasi masarap yung buhay ko noon eh. Lahat na gagawa ko, kaya kong uminom ng 3 beses isang araw, sunod-sunod, isang buong linggo. Marami akong tropa, nakakasama akong tropa ko. And lahat ng things na gusto kong bilhin, lahat ng mga luho ko nabibili ko. Pero ngayon, ang hirap ng bumili kasi naiisip mo na lang yung ano eh. Kunyari, bibili ako ng isang bagay na sobrang gusto ko. Kung bibilin ko yon, iisipin ko paano na lang yung, paano bukas kung wala ng daddy si Ceres. Paano bukas kung wala ng diaper yung anak ko, saan ako kukuha ng pera? So, yun yung nagbago sa akin ngayon eh. Kumbaga, ang daming nagbago sa akin na hindi na ginagawa ko before, na hindi ko na magawa ngayon. Sobra. Oo. Kanina nga on the way here sa kotse, pinag-uusapan namin yung mga, kumbaga, yung mga regrets in life, yung mga natutunan niya along the way, di ba? Dahil ang dami nga talaga naging issue about you. Ikaw ba, sa tingin mo, Sander, factor din ba? Or na-feel mo ba ito na parang may takot ka na baka one day si Ceres makita niya, babasa niya yung mga pinagdaanan ng tatay niya? Actually, hindi ako natatakot na makita niya yun.
Bagkos, mas gusto ko pang malaman niya yun. Kasi kung malalaman ng anak ko yun, makikita niya yung society ng mundo. Diba? Makikita niya dun pa lang sa nangyari sa akin, makikita niya na hindi lahat ng tao pumapabor sa sitwasyon namin. Diba? At maiintindihan niya at mauunawaan niya kahit anong mangyari sa kanya, lalaban at lalaban siya. Kasi nga, lumaban ako para sa pamilya ko eh. Diba? What more pa siya? Kaya siya, yun ang ipapaliwanag ko sa kanya na maging mabuti or maging masama man yun or maging mabuti. Lagi mong dadalhin si Lord sa puso mo. Kasi noon kasi hindi ko yan nagawa sa sarili ko eh. Nakalimutan ko si Lord God. Kumbaga parang kinain ako ng ano eh, ng makamundong ano eh, panahon eh. So nakisabay ako sa uso eh. Yun yung mga gusto kong makita niya na huwag niyang gagawin po. Would you say that fatherhood was the turning point para magbago ka? I mean, in terms of, kasi sabi mo nga ngayon kanina, on the way dito, pang sinasabi mo na you don't care about the fame anymore. Yes po. Ni hindi mo na nga, wala kang pakialam kung ano man nasasabihin ng mga tao sa itsura mo now. Yung, kasi diba there are comments na parang sinasabi nila, parang bumabalik yung itsura mo sa dati. Sabi mo, wala ka ng paki sa mga ganun. Opo. Kung titignan ko pa po yung kasabihin ng ibang tao at iintindihin ko po yung sasabihin nila sa akin, paano na lang po yung mga feelings ng family ko. So, nag-focus po ako sa parents ko, sa wife ko, sa anak ko. Kasi kung iisipin ko pa yung sasabihin ng ibang tao, mawawala ako sa focus eh. So, dun ako nakapocus ngayon po sa family ko po. Masasabi mo ba na mahirap magbago? Kung if there are people na, syempre, di ba, nakaabang sila eh. Kumbaga, parang nandiyan sila nanonood sa'yo. Opo. Meron bang gano'n na parang hirap naman magbago kapag parang may mga kumukonta or what? Or parang, syempre sa kanila, ano pa rin, di ba, yung noon pa rin, hindi naman namin nakikita yung life mo 24/7. Mahirap magbagos kasi, ano po eh, yung, alam niyo yung ano, yung judgment nila na kahit konting kibot mo lang, ginajudge ka na nila. Like, katulad niyan, first time mom and first time dad kami, sa paghawak pa lang namin sa baby namin, sa pag-aalaga pa lang namin sa baby namin, inaano nila kami. Pero para sa amin, maganda yon kasi kinokorek kami sa mga mali namin. Eh. Pero mahirap lang baguhin talaga, as in, kasi hindi pa kami sanay sa mga ganung ano po eh, sitwasyon. And for Jenna naman, paano ka, kasi napapanood natin si Jenna sa kanyang Facebook, so gumagawa siya ng mga vlogs. So, paano ka napasok sa world of vlogging? Bago pa po kami magkakilala, kasi nga po nag-trending ako sa isang show po. Mm-hmm. Doon po ako nagsimula mag-vlog sa YouTube po. Mm-hmm. Tapos yun nga po, tinuloy-tuloy ko po, pero nag-stop din po ako noong 2021. Tapos napasok naman po ako sa Facebook noong nito lang pong ano, noong nabuntis na po ako. Doon ko po sinimulan kasi naisip ko po na i-vlog ko po yung mga ginagawa ko kasi yun nga po, wala rin naman po akong ginagawa. So yun na lang po yung pinagkaabalahan ko. Mm-hmm. Na daily vlog po, yung ginagawa ko sa bahay, yung pagluluto, yun po yung binablog ko. Yes. If I may ask Jenna, no, how old are you na ba ngayon? And what year are you in school? Actually po, gumraduate po ako last year ng senior high. Mm-hmm. Dapat po magka-college nga po ako kasi yun nga po nabuntis po ako. Mm-hmm. Bali 19, magna 19 na po ako this May. Mm-hmm. And bala ko po, siguro po pag ano na po, magka-college po ako siguro po pag mga 1 year old na po yung baby. Mm-hmm. Kasi para maiiwanan ko na po siya. Ano ba yung iniisip mo kunin na kurso? Ano ba yung pangarap mo? Yung kinuha ko po nung senior high ako, yung UMS po, kasi pangarap ko po talaga maging police. Mm-hmm. Yun po talaga yung pangarap ko, o kaya po, ano, flight attendant. Yun po yung dalawa na po yun yung choice ko. Paano mo gustong makilala ng publiko? Tulad po nung ginagawa ko ngayon, gusto ko po makilala lang nila ako na ganito, simple lang po ako, na yun po yung pag-aalaga ko ng baby, papakuto po yung mga daily routine namin, ganun lang po. Simple lang po. Kanina kasi, before we went here dito sa bahay kung saan lumaki si Sander, eh, nanggaling na kami sa currently kung saan sila tumitira ngayon with the baby, which is sa bahay ng family ni Jenna. Diba? Kamusta ba? Kamusta yung relasyon ni Sander sa pamilya mo at ikaw sa pamilya ni Sander? Okay naman po. Okay naman po kami. Wala naman pong ano. Noong una po, medyo may mga, syempre po, may mga nagiging problem tulad po ng mga di pagkakaunawaan po. Mm-hmm. Pero, naaayos naman po. Ano ba yung opinion ng family mo
kay Sander. Kasi, di ba, I mean, si Sander naman, nung magkakilala kayo, I heard, how many years na kayo together? Magti-3 years na po. So, kumbaga bago kayo magkakilala, sumikat na siya as Sander. Ano ba yung naging opinion ng pamilya mo sa kanya? Meron ba silang any opinion about it? Noong una po, yun nga po, sinasabi ng mga iba ko pong tita, gano'n na, sinasabi po nila, ay, nang-rape yun, diba? Ganun, ganun po yung sinasabi nila. Pero nung, yun po, nung nakakasama na rin po nila, nagbabago na rin po yung opinion nila dito na, hindi naman po siya katulad ng sinasabi nga ng mga tao. Nakikilala din po siya na mabait, kasi mabait naman po ito, tapos mapagbigay pa po. Ikaw, Sander, ano masasabi mo doon? Paano mo, syempre, I'm sure kailangan mo rin i-win yung mga magulang ni Jenna, yung pamilya niya. Paano mo sinusuyo sila? Nung first po, napunta ko sa kanila. Kinakabahan din ako kasi syempre hindi kami magkaiba kami ng ano eh, magkaiba kami ng situation eh. Nag-start po ako na syempre nakikisama po ako sa kanila, pinapakita ko yung sarili ko and nagkakaroon din kami ng problema like syempre pagka kunyari may pupuntahan kami and then bawal. Syempre intindihan ko naman yung kasi babae. Ang ginagawa ko na lang po, ako na yung mismo nag-a-admon sa sarili ko na pag may mga ganto ganyan, kailangan namin maging mabait talaga as in sa family niya and sa family ko para wala kaming question, wala kaming paproblemahin, wala kaming iisipin na problema. And when you met pala, ako kasi ko 19 si Jenna ngayon, you met when she was 16, mm-hmm. Tama ba? Was that an issue? Kasi I'm sure, mm-hmm. I mean sa social media, sa'yo na kanina mm-hmm. nang galing, di ba? May mga comments ng mga tao. Naging issue ba yan sa inyo na huwag na natin ito ituloy kasi ganito, ganyan? Actually, opo. Nagkaroon po kami ng ganun. Actually, parang ayaw talaga namin ituloy yung ganun. Pero nangyari kasi, para kaming MU ganun. Mm-hmm. Kasi that time, ano po eh, medyo critical kami sa thinking ng parents niya and then sa ibang family niya. Tapos sa amin naman, nako baka maano ko na naman kasi ganyan-ganyan. Mm-hmm. Mas maganda na yung kumuha ka ng mas matured sa'yo. Mm-hmm. Pero dumating kami sa point na para mas pinili na namin, mapinili na yung mag-TS. Mm-hmm. Kesa i-let go. Mm-hmm. Kasi sabi nga nila, hanggat, kasi di ba iba naghahanap sila ng forever nila eh. Mm-hmm. Pero nandiyan na hindi pa nila kinakausap. Sa akin mm-hmm. hindi. Ginarab ko talaga yung opportunity na alam ko kami talaga. Mm-hmm. So, doon ako nag-start na, nag-stay ako sa kanya kahit malayo kaming dalawa. As in, kahit mm-hmm. hindi kami magkasama. Hanggang sa magkaroon kami ng chance na mag-meet kami, na magkasama mm-hmm. kami, pinupuntahan ko sa kanila. Bilang respect sa family mm-hmm. niya, pumupunta ako sa kanila, doon ako natutulog, mm-hmm. doon ako kumakain, and then uuwi lang ako sa amin. Hanggang sa, yun na nga, piniyagin na siya ng parents niya nung nag-birthday siya na tumira siya dito sa amin. Mm-hmm. Right now, pati si baby, nakatira kayo ngayon sa parents Apo. Ni Jenna. Meron ba kayong planong bumukod? Yes po, meron po. Actually, lagi ko po siyang kinakausap about doon na kapag kaya na, bukod tayo. Kasi para po mag-grow kami as yung kami lang po talaga. Oo, tama naman, di ba? And I'm sure, syempre, grateful din kayo sa, kumbaga, sa parents ng isa't isa dahil at least, di ba, natutulungan kayo with the baby. Pero kayo ba, paano nyo naman tinutulungan ng mga pamilya ninyo? Kami siguro, kunyari, meron po kaming mga expenses na napupunta sa amin. Nagbibigay kami kahit papaano sa family namin. Hindi man malaki, pero malaking bagay na yun para sa kanila. Mm-hmm. Kasi hindi naman pera ang nagiging nagiging simbolo ng pagmamahalan. Mm-hmm. Bukod sa nagbibigay kami ng tulong, pinansya sa family namin, mm-hmm. binibigay namin yung love, yung mm-hmm. care pa, bilang anak. Kahit na may baby na kami. Mm-hmm. Nire-respeto pa rin namin sila as a person. Sabihin mm-hmm. na natin hindi na bilang magulang namin. As a person na lang. Mm-hmm. Nire-respeto namin sila ng ganun. Kahit doon lang eh. Kasi lahat naman ng tao, di ba, lagi sinasabi, kahit huwag mo na akong bigyan ng malaking halaga, kahit huwag mo na ako respetuhin bilang magulang, respetuhin mo na lang ako bilang tao, di ba? Mm-hmm. So yun yung lagi namin sinasabi, respetuhin natin, hindi lang family natin, yung ibang taong naka-circle sa atin. Kung talagang mm-hmm. hindi maganda, tayo na yung mag-adjust, tayo na yung lumayo, di ba, mm-hmm. sa problema. So, ayun yung mga pinaparamdam namin sa kanila. Kaya okay naman po kami, wala kaming problema. Ikaw ba, Sander, meron kang biggest regret? Siguro, yung pinaka-biggest regret ko sa sarili ko, which is yung sumikat ako as a Sander Ford, siguro. Yun yung gusto kong balikan eh. Tapos gusto ko doon gawin, gusto ko doon tanggalin lahat ng mga dapat hindi ko ginagawa. Immature, wala...
walang respeto, like ganun. Yung kasi syempre hindi ako marunong magsalita ng po at opo dati. And then yung pagiging pasaway, tapos magastos, napaagastos ko noon as in maluho ako sa sarili ko. Yun yung mga gusto kong iwasan noon, na pinag-isihan ko.